Tirag, welcome back to my vlog. So, ito na, dahil requesto ng kaibigan ko, nagawan ko daw ng reaction video ang outfit na sinuot ni Rabia Mateo last 3 days. At, yun na, dahil isa rin talaga siya sa laging namumuna kay Rabia dahil, ano nga, Michelle gumabaw yung ano niya, yung pambato niya, pero natalo. So, lagi kaming nag-anohang dalawa. So, hindi niya nagustuhan yung outfit na sinuot ni Rabia last day. Ito yung suot ni Rabia last day. At so, ito yung magiging reaction ko. At sus akong buhok. Ay, mura yung buhok sa kabayo. Sa outfit na sinuot ni Rabia Mateo sa isang event na to, ito yung outfit niya. Yung pink. Po siya ba to? Or pink? Excuse me lang po ha. Wala po akong alam sa fashion. Hindi po ako mahilig sa fashion. Hindi ko talaga to tema. Pero requesto ng kaibigan ko, so gagawa ako ng ano, reaction dito sa sariling opinion ko lang, sa sariling pananaw ko lang. Huwag na kayong mambash. So ito lang yung magiging masasabi ko. Para sa akin, sa ano, sa suot niya to, hindi talaga bagay sa kanya. Masyadong balot yung katawan niya na. Sabi nga ng iba, class tingnan si Rabia, marami din bumatiko sa social media sa suot niyang to na mukhang ano daw, nanay daw tingnan si Rabia kaysa kasama niya. At hindi bagay, hindi nagmatch yung bag sa kayong shoes. And itong ano to, sa puntong to, wala akong sasabihin. Wala akong magiging ano nito, kundi lang yung ano, yung tabas lang talaga, yung hindi ko nagustuhan. Kasi parang nagmukhang maliit si Rabia sa damit na to, sa totoo lang. Huwag na kayong mga ano, sinasabi lang natin para ma-improve yung styling ni Rabia. At para din sa akin, ang masasabi ko lang, masyado pa ding maaga para husgahan natin yung styling at saka stylish ni Rabia Mateo, kasi magti 3 weeks pa lang mula nang manalo siya. So pinag-aralan pa talaga nila ang look ni Rabia, kung anong kulay ng damit ang pwede at bagay sa kanyang skin tone, kung anong makeup ang ano mag ano mangingibabaw talaga yung beauty niya, kung anong hairstyle ang babagay sa kanya. At higit sa lahat, pinag-aralan pa nila kung ano ang magiging signature walk ni Rabia Mateo. So marami pa talagang preparation na gagawin, kaya maghinay-hinay lang tayo, kasi hindi naman talaga pwede natin ilabas lahat ng alas ni Rabia Mateo para sa mga kalaban niya na makita. Kasi mapapaghandaan eh, di ba mga karag-karag? Alam nila kung saan aatakihin ang ano, ang saan naatakihin ang ano ni Rabia, kung saan siya pwedeng talunin. So malalaman ng mga ano kalaban niya, mga kapitbahay natin, mga shopapits din. So ito yung styling na pwede nating talunin ang Pilipinas. So kailangan natin din magtira ng alas para sa ano, para sa huling ano ba, huling rampa ni Rabia, doon natin ilabas yung ano natin, yung barahan natin na obstacle lang, baka isipin nila, oy, yan lang yung ano, kaya ng Pilipinas. So, hindi. Gaya nung technique na ginawa ni Rabia Mateo sa Miss Universe Philippines competition, na from dark horse siya, yung hindi siya nakikita, yung hindi siya napapansin, di ba parang wala siya sa listahan na ano siya yung manalo. Talagang wala yung pangalan niya sa listahan. Pero at the end of the competition, bigla siyang bumulaga na, hala, bakit siya? So, doon nilabas ni Rabia Mateo yung alas niya na, pak, ganun. Oh, yun. So yun yung gagawin sana nila. Yun yung siguro yung gagawin nila kay Rabia Mateo. Yung hindi nila ilabas yung lahat ng baraha sa pambato natin para hindi mapaghandaan ng mga kalaban niya. So magandang idea naman, pero sa mga styling kasi niya, alam naman natin ang mga Pilipino mahilig mamuna. Maraming ano talaga, konting kibot, ayun na ang mga ano, keyboard warriors, lahat puro hanas na, puro bash na sila. Dahil ano nga, gusto nila na ano, ipakita na agad yung the best talaga ni Rabia. Hindi pwede ganun. Dapat magtira tayo sa ano natin, na hindi natin dapat hindi natin bigyan ng idea yung ano natin, yung kalaban natin, na saan tayo pwedeng talunin. So yun lang yung mga karag-karag yung masasabi ko. At ano ang masasabi ninyo sa styling at stylish ni ano ni Rabia Mateo? Ala, sa social media talaga dami mo mababasang hindi magaganda tungkol sa ano, sa outfit na to na suot ni Rabia. Talagang ang daming hanas, ang daming bash na mababasa mo. At yun lang yung ano, kasi kapwa mo Pilipino, 'di ba? Pero may punto naman talaga sila, para din talaga din sa kaikabubuti ng ano, ng preparation ni Rabia Mateo. May punto naman sila, hindi naman natin sila masisisi. Kasi may nakikita naman talaga silang hindi maganda. Kaya
ayun, tanggapin natin yung mga kritiko na ibabato nila kay Rabia para na rin yan sa ano, sa preparation sa Road to Miss Universe ni Rabia Mateo. Kaya ano na lang tayo, relax lang tayo dahil alam naman ng Miss Universe organization kung anong ano gagawin nila para sa pambato natin. So, hinahinay lang tayo mga karag-karag. At yun lang yung masasabi ko, yun lang yung magiging reaction ko. At kung ang kayo ang tatanungin, ano ang masasabi ninyo sa styling at sa stylish ni Rabia Mateo, comment down below. At kung ano ang magiging advice nyo para sa pambato natin sa Miss Universe stage. And that's all for today mga karag-karag. Magtanggal na dyo ko sa akong wig kay bugat, na dyo kay akong ulo, mura na akong kundiri, murag ka na, bitang ikog sa kabayo o nag-wig-wig si Kuragan. Kay fashion lagi daw. So, bye-bye!